Tapos yun, nag-operate pa kami. Nasa bundok pa kami. Nung pumutok ang Marawi, nasa bundok pa kami. 2017. Nag-operate kami. Tapos bigla na lang may ano, nababa kami kasi ihahaul kami pa Marawi. Yan yun, pagbaba namin dun sa Buda to, sa may CP namin, pagbaba namin, prepare ka agad. Sabi ng CEO namin, ni Sir Sandoval, magdala lang tayo ng light pack kasi kailangan na nating ma-ano sa Marawi, ma-ihaul sa Marawi. Oh, alam na namin na nagkagira, nagkagulo na sa Marawi, pero hindi namin alam na ganoon na pala kalala yung ano. Ganoon na kalala yung gera doon. Kaya ang dala namin nun, light pack lang. Nagdala lang kami ng light pack. Tapos yun, haul na kaagad kami. May 28, yun na. Nilipad na kaagad kami sa ano, nilipad na kami sa Marawi. From Hulo to Marawi. So, sa Lagindingan, from Hulo to Lagindingan. Pagdating ng Lagindingan, doon na kami, hinaul na kami ng bus. Papuntang Marawi, papasok ng ano, Camp Ranao. Tapos madaling araw, 29 na yun, madaling araw, yun na, pumasok na kami sa area. Pero nung pagdating nyo sa Marawi, ano yung sinasabi ni, paano kayo mo, nung doon na kami sa Marawi, yun, nakita namin yung area. Ganito, parang malala na pala. Grabe putukan na sa loob kasi naririnig namin doon sa ano. Tapos marami na ring tropa na siyempre nag-alala kasi ganun. Walang, ang sinabi lang talaga ni Captain Sandoval sa amin, ang sabi niya, sama-sama tayong uuwi. Ay, iuuwi ko kayong buhay lahat. Yun yung ano niya. Habang ako yung ano, namumuno sa inyo, pipilitin kong wala tayong magiging casualty, iuuwi ko kayong buhay lahat. Sama-sama tayong pumasok, sama-sama din tayong uuwi. Yun yung sabi niya sa amin. Bago pa kayo sumalang. Bago kami pumasok sa area talaga mismo. Oo, sa unang mission namin. So, parang, okay. Ano yung unang mission namin? Pagdating mo sa Marawi? Kukunin namin yung... Umikot kami sa likod eh. Yung... Sa ano ng 4th Battalion, nakalimutan ko na kung anong lugar yun. Kung ano. Diyos may detachment. Detachment na naubira na ng kalaban. Yun yung unang mission namin. Pasukin namin, bawiin namin yung detachment na naubira ng kalaban. Tapos pagdating namin doon, wala na talagang katao-tao, wala na ano, wala na rin pati yung inabandon din ng mga kalaban, yung detachment, sila umatras sila ng konti. Yung kalaban. Wala pa kaming putok doon sa ano. Pagdating namin doon sa ano, nung lumampas na kami doon sa may detachment, doon sa Marawi, paglampas namin, doon na may nakita na kami ano, may na-captured kami na isa. Ang sabi niya, civilian lang daw siya, may nagtatrabaho lang siya doon, naipit lang siya. Pero nung habang nag-ano kami, ni-scour namin yung area, nakita namin may baril pala siya doon nakatago. Dalawa pa, isang carbine at saka isang M16. Pero may kabala kayo nun? Kasi ang dami na naman sa kabila. Oo, meron na. Kinakabahan na kami nun. Hindi pa namin ano nun. Hindi pa namin alam kung saan ang posisyon ng mga kalaban. Wala pa kaming ano. Kasi puro bahay, puro building. Puro ano, dyan lang kami sa building-building. Saka parang nanibago kayo sa ano? Nanibago kami kasi sanay kami sa ano eh, sa bundok, sanay sa ano, doon lang nag-ooperate sa bundok. Yun lang yung time na nag-ooperate kami doon sa may city mismo, mga building-building yung ano. Kaya kinakabahan kami. Pagkatapos noon, nung nakuha na namin yung tao, pagdating naman namin doon sa unahan, move kami, may na-rescue kaming mga civilian, isang pamilya sila na ipit sila doon sa loob ng bahay. Kaya yun, kinuha namin, din na pinadala namin doon sa labas sa may brigade. Yung mga tao. Sino yung, anong designation mo at that time? Nung sa Marawi, nung pagpasok, assistant team leader ako nun. Pagpasok namin, ano pala ako? Ako yung radyoman nung una. Kasi marami pang mga senior doon na sila yung team leader sa ano. Ako yung radyoman. Radyoman ako ng team leader namin sa team namin. Ako yung radyoman sa team namin. Ang team ko nung time na yun, si Sergeant Trus. Tapos ang assistant niya, si Sergeant Ritubado. Pagkatapos kasi admin namin yun si Sergeant Trus, nung lumabas siya, tapos si Sergeant Ritubado, doon siya nilagay sa may tangke, sinama siya doon sa may mechanized, para meron kaming direct contact sa mechanized, ako na yung nagiging team leader, ako na yung team leader ng team namin nung time na yun. Kada may mission, ikaw na yung lagaan sa... Oh, kada may mission, ganun. Tapos,
tatawagan, minsan tatawagan ako ni Sir Sandoval, ni Captain Sandoval, na man, halika, samahan mo ako. Pupunta kami pagka may kukunin kaming building. Tapos magtatanong siya sa akin, ano sa tingin mo, saan ang magandang approach natin? Kasi magbibigay lang ako ng idea sa kanya, sir, ito yung magandang approach natin, sir, ganun. Sabi niya, oo nga, pagka gusto naman niya yung idea ko, sasangayunan niya, ano. Tapos saka na i-briefing namin yung mga tropa namin, ganun. Titingnan muna namin yung area ni Sir Sandoval. So parang nakikinig din siya sa inyo? Nakikinig si sir, na kinukuha din niya yung idea namin bago niya ano yung idea din niya. Kumbaga, hindi lang sa kanya na desisyon yung ano. Nakikinig, mapakinggan niya rin yung ano namin. Kung ano yung sasabihin namin, kung ano yung suggestion namin. Ito pala din ang re-remind sa inyo. Kasi, ang palagi niya talaga ano sa amin, ingat, mag-ingat kami. Kumbaga, wag namin unahin yung ano, yung mga pangangalkal, pangano dyan. Security talaga muna, focus kami sa security. At saka tingnan talaga namin yung palibot, i-check muna namin yung palibot bago namin anuin yung isang lugar. Well, halimbawa, isang kwarto, bago namin pasukin yung isang kwarto, sisiguraduhin muna namin na kung may kalaban man dyan, patay na. Baga, hagisan muna namin ang hagisan ng granada bago namin ano. Basta safety muna yung ano niya, ang inaano niya sa amin, yung safety namin, yung kaligtasan namin. Yun yung una talaga, primary niya na ano niya sa amin. Palagi niya sinasabi sa amin. Wala pa, matagal pa, kaya siguro naka-isang buwan kami bago may na-wounded sa amin. Sa Eleven Company, yung pinaka... May mga na-wounded man, slight-slight lang, baga nasugatan sa hero, mga ganun. Mga ano lang yun, tapos ang medyo grabe-grabe, pinakaunang na-wounded sa amin na ano, yun si Staff Sergeant Agusin, nabali yung paa, kasi natamaan siya sa paa. Pero... Wala, hindi ko nakita yun kasi nagkakahiwalay kami. Ibang building yung pinasok nila kami, security din kami dito sa kabilang building. Kanya-kanya kaming building. Kada building na yan, bago pasukin talaga, grabe preparation natin mo. Oh, yung isang building, bago namin pasukin, kasi ang ginagawa ng kalaban nun, magbubutas na sila, may butas na silang ano, sa pader, para kumbaga, doon kami dadaan. Ang ginagawa naman namin, yung mga butas na gawa na ng kalaban, hindi namin papasukin kasi sigurado yun, may mga IED na nakatanim doon. Magbubutas din kami ng sarili namin. Kumbaga, tirahin muna namin ng tirahin ng ano, 60 or mga kahit 50, hanggang sa mabutas na mapasukan ng tao. Doon na kami papasok sa ano na yun, butas, yung butas na gawa namin. Kasi pag butas na gawa ng kalaban, sigurado yun, may IED silang iiwan doon bago sila alis, bago sila atras. Oh, ganun yung technique nila. Mag-ano sila diyan sa harapan, halimbawa, yung approach ng sundalo dito sa harapan nila. Mag-iiwan na sila ng butas na tamang-tama lang pasukan din ng tao. Pero nandun yung mga IED na nakatanim sa kanila. Pain nila, oh. Pain nila para doon kami papasok. Ang ginawa naman namin, ang ano ni Sir Sandoval, magbubutas kami ng sa amin bago namin pasukin. So para sir, magko-coordinate pa rin kayo sa kanya, sir. Oh. Ko-coordinate kami, mag-ano kami kay sir. Sir, ito sir, may butas dyan na ano sir, may butas na parang pintuan na sir, parang ano sir, pasukan. Eh, sabi niya, huwag kayong pumasok dyan kasi marami siyang kinukontrol eh, nagkukontrol pa siya dun sa mechanize. Siya yung pinaka-senior na dun eh, nandun sa may ground, sa may ano, ground zero. So, dami niyang Dami niyang ano, kinukontrol niya yung mechanize na para hindi kami maiwanan. Kagaya nung third company, naipit yung third company dun sa second floor, hindi na sila makababa, tapos kitang-kita na sila. Ang ginawa ni sir naman nun, sinamahan niya yung mechanized mismo. Kasi tinapat niya dun sa may bintana, para yung trupa tatalo na lang dun sa may mechanized, dun sa may bintana dadaan. Kasi hindi na sila makadaan dun sa harapan eh, nabutas yung harapan eh, in RPG nung kalaban. Tapos isa lang yung hagdanan paakyat dun, naharangan na ng kalaban, kitang-kita na nila. Pag... Ang ginawa kasi ng kalaban, pinaakyat muna yung third company, buong third company. Sabay in RPG nila yung doon sa second floor, bumigay yung isang dingding, gumuho yung isang dingding. Kaya kitang-kita na sila doon sa taas, hindi na sila makaalis. Ang ginawa ngayon ni Sir Sandoval, dito sa likod, tinapat niya yung ano sa may bintana, yung mechanize, yung tangke. Doon sila nagsitalunan sa may tangke. Sinamahan ni Sir Sandoval yun, kaya sa kanya pa rin yung mga, siya pa rin yung nag-ano ng mga mechanize.
Tapos yung sa tropa, kasi siya yung pinaka-senior, siya yung most senior officer doon. So, dami niyang kinokontrol? Dami niyang kinokontrol. Pupunta siya doon sa amin, sa kumpanya namin. Pupunta siya doon sa mga supporting ano namin, airport. Mga supporting airport, pupuntahan niya. Ano niya, kung ano ba yung dapat, ano ba yung maganda. Kasi, pag kami yung, lalo na pag kami yung leading, ngayon, si Sir Sandoval, busy-busy talaga siya noon. Kaya, pag kami ang leading, dapat yung mga support namin, andyan talaga, naka-ano niya yan, na-monitor niya pa talaga yung lahat ng support, pati yung mga tanki, monitor niya, imo-monitor niya talaga. So, kayo naman, kampante kayo? Kampante kami nung siya yung ano, namumuno sa amin. Kasi alam talaga namin, ang inuuna niya, ang priority niya, yung kaligtasan namin sa tropa niya. Alam niyo rin na, kaya yun, na-accomplish yung vision kasi may support kayo. Oo, may andyan yung ano namin. Kaya kami din, siyempre mga ano din yung ano namin, lakas loob din kami kasi CEO nga namin andyan eh, hindi mo makitaan ng ano eh, na natakot siya, kinakabahan siya. Kumbaga lakas din ng loob niya. Kaya kami nakikita namin na ganun siya. So ang kami rin ng mga tauhan niya, kami rin yung mga company members niya, naglalakas na rin yung loob namin. Kasi inuunahan niya eh, hindi mo siya makitaan na siya yung naduduwag, unang maduduwag. Baga malakas talaga yung loob niya. Kaya kami rin, susunod talaga sa kanya. Oh, nung time doon kami sa area, yun siya yung grabing busy doon. Grabe ka busy niya lahat. Sakto na ba, nakaposisyon na ba yung mga sniper? Imo-monitor niya lahat yun, mga 50 caliber namin. Kung nakaposisyon na, bago namin pasukin yung, kung isakto na ba yung support, okay na yung support. Bago namin ipasukin yung isang target, dapat ano na yan, yung mga nakita na niya na naka-ready na rin lahat ng mga ano, naka-ready na lahat ng support namin. Bago kami mag-proceed doon, papasok kami sa isang target. Go signal pa rin. Go signal niya yun. Pag sinabi niya, sige, pasukin na natin, babaanoy na natin. Yun, pinapasok namin. Saka na kami papasok pagka sinabi na niya na okay na, sige, pasukin na natin. Pag clear na tawag niya. Pag clear, saka namin tatawag sa kanya. Minsan man, mag-ano siya. Picturean nyo nga muna yung ano, sasabihin niya, picturean nyo muna yung area bago namin pasukin. Picturean nyo pag wala siya doon sa harapan, pag hindi siya makaano doon sa harapan. Isin nyo sa kanya. O, isisin namin sa kanya, pakita namin, or puntahan namin, sir, ito sir, ganun. Pakita namin sa cellphone. Sir, ito yung ano, sir, ito yung sitwasyon doon, sir, ito yung ano. Pag sinabi niya, uy, delikado ito ah, parang ano ah. Yun, hindi yun siya ano. So, ano yung building kung yung nangyari sa iyo nung saan daw na next year, pilitan niya talaga? Ano yun sa may ano? Si Indy Building, ano rin, land bank, kung magalun, yung land bank building nila. Pero bago yun, ano pa yung sobrang kinabahan ka na pinasok mo na building? Bago yun? Yung may isang building kaming pinasok doon na kung saan may malapit sa may ano, sa may kulungan, sa may prisuhan na ano yung third company doon, na landmines yung third company. Yun, ako rin ang nag-leading doon, sa taas kami dumaan. Mayroong nag-leading, may tropa kami, bagbaga nahati kami 11, yung kalahati sa taas kasi dalawang palapag, yung kalahati naman dito sa baba. Ako yung umakyat doon sa taas yun kasi madilim eh. Madilim yung building, tapos makita mo talaga pagpasok mo pa lang doon, hindi mo maano sa loob, hindi mo, kailangan mo pang butas-butasin yung mga bubong para papasok yung liwanag. Yun din yun, isa rin yung isa sa building na yun na parang kinakabahan din ako nung pagpasok. Pagdating namin doon sa building na yun, pag nung napasok na namin, kasi mahaba siya, pahaba, nung napasok na namin, yung positive talaga, may kalaban. Kaso lang, nagulat na lang kami, may kalaban dyan sa kabilang kwarto, nagkaputukan, maya-maya nawala. Hindi namin alam kung saan dumaan. Yung pala, may butas sila doon sa ilalim. May rat hole sila. Kaya bigla silang nawawala. Ang ginagawa naman namin, para hindi makabalik, tinatakpan namin yung butas. Yung rat hole nila, tinatakpan namin. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila sumisigaw. Tahimik lang sila. Ang ginagawa ng kalaban, parang tahimik lang. Tag ilang tao lang nandun, mag-aabang lang sila. Tahimik lang sila. Papasukin ka. Pagkapasok mo, kaya nga dapat alerto ka doon. Dapat mabantayan mo talaga kasi ganun yung ginagawa nila. Kaya kami, bago kami papasok noon, isa-isang kwarto, makailang hagis muna kami ng granada, kay sigurado may nag-aabang dyan, lalo pag madilim na kwarto, madilim na building. Yung mga tao, paano mo sila?
ang lead scout paano sila nila yung i-briefing ko muna sila, lalo pag nakita ko yung area na dapat ganito yung gawin natin, huwag tayong ano, dahan-dahan. Tsaka ang ginagawa ko, dinidikitan ko na yung lead scout at saka guide ko doon na kami sa harapan, sinasamahan ko na sila sa harapan. Kaya para yung lead scout ko, hindi naman siya, ano, di siya kakabahan, di siya, ano, may kaba naman, pero at least medyo makontrol niya. Kasi iba talaga pagka makita ng kasama mo, eh, nandito, nakadikit lang yung kasama ko, ganun. Lalakas din yung loob niyan. Kasi sobrang tagal na rin yung diyan, nakaroon ako, gusto na rin yung tao. Oo, wala, ano na rin yung tao na ano namin, nung sa katagal na ng gera, ilang buwan na nag-gera. Yung partner, matingin mo. Isip mo ba yung Marawi? O, yung doon sa Marawi, eh, palagi kong iniisip, makakauwi pa ba kaya kami nito? Makita pa kaya namin yung pamilya namin nito? Parang ganun. Na, baka ano na kayong tsura namin pag-uwi? Ganun yung papasok sa isip mo, lalo na pagkagabi. Yun, matutulog kayo, tapos may nagpuputukan na naman dyan, katabi nyo. Yun, maisip mo, makakauwi pa kaya ako nito? Buhay pa kaya akong makauwi nito? Parang ganun yung papasok sa isip mo eh. Maisip mo na lang, pamilya mo. Makikita ko pa kaya yung pamilya ko. Ganun yung ano, tapos yun. Through video call na lang, i-video call. Ay, hindi ko naman masyadong bini-video call yung pamilya ko kasi pag nakakarinig ng putok, natatakot sila. Mag-iiyakan man tuloy, hindi ko na lang sila i-video call yan. Titext-text na lang. Ano talaga din, hirap din i-explain sa Mahirap din ni ano sa kanila. Yung isang kapatid ko, mas gusto niya pauwiin na lang ako eh. Gusto niyang umuwi na lang ako kasi nung time na yun na may kailangan siya sa akin, tumawag. Tapos nung pagtawag niya, yun yung time na kasagsagan din ng inkwentro namin. Isinagot ko pa rin yung cellphone, umatras lang ako konti. Kasi naririnig pa rin niya yung putok. Yun na, parang umiyak na siya. Tapos sabi niya, uwi ka na lang. Pinapauwi na niya ako dun sa amin. Oh, balitang-balita naman na yun na ano. Tapos dami yun yung nabalitaan na dami nang namatay. Di sabi ko, hindi. Sama-sama kami pumasok dito. Hindi ko pwedeng iwanan yung ano ko, tropa ko. Yun lang yung palagi kong ano sa kanila eh. Hindi bet ang nawalan ng kalunguran ng time. Wala naman. Hindi naman. Kasi yung mga pamilya ko, andyan naman eh. Sumusuporta. At saka yung tropa, andyan naman yung tropa. So, pagkatiwala. Tiwala lang talaga ako noon. Tapos malaki ang tiwala ko kay ano, kay Sir Sandoval noon nung time na yun. Siya talaga yung ano na kinakausap niya kami habang pagkatapos naming mag-assault ganun. Pagkatapos naming ma-assault, makuha namin yung isang area, kakausapin kami. Oh, ito ano ba? Check niyo yung mga ano niyo, sarili niyo tapos kaya tiwala ano talaga ako sa kanya kasi alam ko kami yung priority niya. Kami talaga yung iniisip ni Sir Sandoval noon. Kaya ako rin naman, wala na ano rin ako, hindi rin ako nalumural kasi may CEO kami na ganyan eh, na sinusuportahan kami palagi. Kinukumusta kami. Kinukumusta kami, ano? Anong pakiramdam? Ano ba? O. Tapos, oh, ganun, pagka oh, medyo kinakabahan ka, sige, dito ka lang muna sa likod, ano ka, ganun yung ano niya eh. Nag-aalanganin kasi may trupa talaga na gano'n eh, nakakaramdam ng ano eh, parang nag-aalanganin sila. Oo, oh, meron. Ginagawa ni Sir Sandoval, kasi dito ka muna sa likod, ano ka muna. Para hindi ka naman ano, hindi niya pinipilit yung tao na persen. Sige, huwag kang matakot, huwag kang mano, gano'n. Pagka may trupa na nakakaramdam ng takot, na kinakabahan, ilagay niya muna sa likod, eh, ano niya muna. Tapos kakausapin niya, gano'n lang yan. Hindi ko kayo palagi niya sinasabi sa amin na hindi niya, hindi ko kayo pababayaan. Pero yung kahit sa mga time na hindi mo na rin at malalaman mo sa tropa mo na rin. Oh, meron na. Yung guide ko, nung bago kami nag-assault doon sa may Marawi, yung guide ko nagsabi na sa akin na sa din parang kinakabahan ako. Parang iba daw yung ano niya, pakiramdam niya. Kaya nag-request din ako kay Sir Sandoval, Sir, i-ano ko muna tong guide ko, Sir. Sa ano sir, magkuha na lang muna ako ng ibang ano sir, pansamantala sir. Eh yung time na yun, ang naging guide ko, ang naano ko noon, yun si Pepsi Malud, yun siya na yung guide. Kasi yung isa kong guide, yung ano, medyo kinakabahan daw siya, ano siya, nilagay muna namin doon sa likod. Naramdaman niya sa sarili niya. Naramdaman niya sa sarili niya eh. Kasi mostly,
Oh, guide. Mga ganun.